Alright guys, isang magandang umaga. Narinito tayo sa Alamba. May home service po tayo, isuzu X. Minor PMS po. So, check po tayo ng mga lighting. Sige sir, pabukas po ng mga ilaw. Opo. Unang gagawin ay check up ng mga lighting. Light. Alright. Yun. Okay. Hazard. Okay, pundi po yung isa. Guys, lumilaw. High beam niya, sir. Okay. Up, dito. Yun, lumilaw yung isa. Yun. Sa likod naman po. Yun, kompleto ang hazard, saka park light, stop light, double contact. Reverse po. Okay. Ito naman guys. Ayan. Third brake light. Wiper blade. Tubig. Tubig sir. Yung spray sa wiper blade sa huli. Okay. Tubig sir. Walang tubig. Yun. Ayos na po. Mystery na. Sa harap po. Tubig sa harap. Tubig sir. Walang tubig. Yun. Okay. So good. Door switch. Ayos po, nakakabit po door switch. Yan, nakabit. Kabila. Yan guys, nakakabit. Yan, okay. Nakabit. So, ganyan po ang mga pag-check ng mga lightning. Alright. Okay na sir, patay na po. Alright. Proceed tayo sa change oil. Cleaning ng mga preno. At mga pangilalim. Check up ng mga body bolt. Alright. Alright guys, nandito naman tayo sa engine bay niya. Check natin yung kanyang aircon belt. So, okay pa. Wala pa siya mga crack. Damat. Tapos yun naman po ang alternator belt. Ang alternator belt, pag binent nyo siyang ganyan, pinisil nyo siya, ay magka-crack ko yan. So, okay pa naman ho. Yan, tapos wala naman po mga crack. Yan, okay. Power steering sa max. Alright. Reserve tank ng radiator. So, kapapalit lang natin ito ng 20. Okay. Yan, konting level lang po. Nabawas. So, dadagdagan lang natin yan. Tapos, yung air cleaner. Titingnan lang natin. Palitin natin to, hahanginan lang po natin. Alright. So yung reserve ng wiper blade, medyo wala na naman. Lalagyan po natin yan. So mas magandang gamitin guys yung distilled water kaysa sa tubig gripo para hindi mangalawang nozzle ng wiper natin. Nara. Nagbabara kasi minsan dyan yung kalawang. Alright. Ito naman po yung master brake master niya, tingnan natin yung fluid. Ayun, nasa label pa. So alaga natin yung guys, kapapalit lang din natin yan. Alright, ito naman po yung sa power steering pump. Alright, ito naman po yung dipstick. Yan ang dipstick niya. So tama lang po. Alright. So simulan na po natin.
Yan guys, nasa makina. Alright. Ito na po sa oil filter. Alright. Maganda talaga pag may special tools. Kaya niya. Alright. Ari po, tinutukoy kong special tools. Alright. Pero going na.
guys. For safety, dapat meron kang jack stand. Tapos, dito po ako nagkalso para sa jack stand. Hydraulic jack. Jack stand, tapos hydraulic jack. Alright. Simulan natin, guys. Alam mo na, ha? Watch me.
guys. Ano po ang ating gagamitin? Fabric cleaner, pag-linis ng trainer. Ito po yung oil filter. 7 liters. Sasali na po tayo ng oil. Bawas na. Malayo yata ang tinatakbo eh. Alright guys, tapos na po ang ating minor PMS. Ang tinakbo ni sir ay 126 402. Alright, so kailangan po natin siya ng scanner. So ari po ang scanner natin guys. Ayan, nakakunik na po siya doon. Alright. Alright. Ayan tayo. Diagnose. Loading siya guys. So wala ko siyang findings na DTC, pero in-scan ko pa rin para to make sure na sigurado tayong wala tayong mga blood. Select model. Thank you.
four stop. Okay, nothing found. Alright, tapos na po tayo guys sa ating minor PMS Super MX. Alright. Alright guys, tapos na po ang ating minor PMS, 125,000. So, tanungin natin ang customer kung nasiyahan sa ating ginawa na servisyo. Ano masasabi niyo po sa yan? Siya po yung may-ari guys. Magandang maga, okay naman yung servisyo ni Michael. Yes. At consistent naman. Nasasakay namin, laging tumatakbo. Hindi naman kami tinitirin. At mabilis naman gumawa at pulido at malinis. So salamat po sir sa tiwala. So mag-PM lang po kayo sa akin kung may gusto kayong ipa-service. So handa po tayong mag-home service. So Mike Mechanic po, don't forget mag-subscribe sa YouTube channel. Thank you po sir. Okay, thank you rin. Okay, salamat po. Yeah.